kasalukuyang tinitiyak ng Philippine National Computer Agency Response Team o CERT-PH na walang mga sensitibong impormasyon ang nakuha ng 3 musketeers na nag-hack sa website ng House of Representatives. Ayon sa opisyal na pahayag ng Department of Information and Communication Technology o DICT, maibabalik pa ang website ng Kamara sa lalong madaling panahon. Si Criza Lopez para sa detalye ng balita. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng Philippine National Computer Emergency Center Team o CERT-PH at ilang tagapagpatupad ng batas ang nangyaring cybersecurity incident sa website ng House of Representatives. Base sa opisyal na pahayag ng Department of Information and Communication Technology, nangyari ang hacking kahapon, 15 ng Oktubre. Agad na pansamantalang isinara ng kamera ang website nito at inireport sa CERT-PH ang insidente. Matatandaan na naunang naging biktima ng ransomware attack at data breach ang PSA, DOST at PhilHealth. Nag-post ng isang meme face ang hacker na 3 Musketeers sa website wall ng HOR kung saan may nakalagay na "You've been hacked, have a nice day" at "Happy April Fools" kahit October pa lang. Bukod dito, inilabas din sa website ng kamera ang schedule ng mga pagdinig ng mga konseho. Ilang sandali pa ay hindi na accessible ang website ng kapulungan. Pahayag din ng DICT na nagbigay na ng rekomendasyon sa IT team ng House of Representatives upang maiwasan ang insidente ng hacking sa mga susunod pang araw. Magsasagawa rin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center at iba pang ahensya na nagpapatupad ng batas ng Threat Actor Attribution at Case Build-up bilang bahagi ng investigasyon. Tiniyak naman ng DICT na maibabalik ang website ng kamera sa lalong madaling panahon. Nananatili raw ang naturang ahensya na aktibong kaakibat ng iba pang ahensya sa pagpapanatili ng seguridad at kaligtasan ng kanilang ICT system laban sa mga cyber threats. Para sa Your TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.